Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ako po si Tay Abdul Karim from 91.9 Nice FM Kinapawan, kasama ko from BNB News and from ADLSN TV News Online. Yes, so kausap po, nakaharap po natin ngayon ang Islamic propagator. Walang iba kundi si Ustad Isa Javier. Sir, una po namin katanungan, ano po yung mga pinakamalaking layunin po ninyo na kayo po ay napadayo sa aming lugar sa Mindanao? Alhamdulillah, dito sa Kabataan, it's not my first time. Lagi namin nagpunta rito. Invited, especially sa mga ganitong event. Ito yung ika-7th year na nila, yung tungkol sa pag-aaral tungkol kay Jesus Christ. Salam. We Muslim, we believe na kailangan natin paniwalaan itong propeta na ito. Ngayon, itong panahon na ito, especially Christmas season, buhay ang mga isipan ng mga kababayan natin Christian about Jesus Christ. So, sinasamantala natin ito, not to insult them, not to degrade their religion, but to give them enlightenment kung ano ang side ng Muslim pagdating sa paniniwala kay Isa alayhi salam. And may Allah subhanahu wa ta'ala guides them, no? Hindi dahil sa gusto natin kontrahin yung kanilang religion, but because i-share natin yung tamang paniniwala kung paano talaga kilalanin si Jesus Christ. Yun ang pinaka-purpose natin. It's not to give wrong impressions about the religion. So nabanggit po niyo kanina yung every year anniversary na pinaghahandaan ng ating mga kapatid na Christian or mga Muslim. So ito ay nagiging bid'a. Bakit po? Bid'a? Actually, yung pag-celebrate na ginagawang taunan na meron kang dinadakilang lugar at panahon, it may fall to innovation sa Islam yung bid'a, sapagkat meron lang tayong dalawang kine-celebrate. Opo. Yung Eid al-Fitr at yung Eid al-Adha. Pero, it is not, ano naman, necessarily na hindi na tayo pwedeng mag-recognize ng mga ibang araw. For example, yung na-discuss natin kayo, yung mga ibang mga festivals na hindi naman may kinalaman sa religion at wala naman na compensate o nasa-alang-alang sa ating pananampalataya, no problem. Except because of course, sa hayag na this is celebration sa kapanganakan ni Jesus Christ na pinikilala lang ng anak ng Diyos. So, pero the rest nung diniscuss natin kanina kung ano yung mga tamang yung ng pagsiselebrate, ano yung mga pwede, ano yung mga hindi. So, I hope na kapag bigay tayo ng message na maayos, na hindi malito yung tao, makamusin mo na nung kung paano yung tamang vision o tamang pananaw dito sa Diyos. So, short overviews about yung akika na pinagdiriwang din ng ating kapatirang Muslim. Yung akika is rewarding yun. Kapag may pinanganak na isang mga bata at magdidiwang tayo na magkaalay tayo ng akika, kasi slaughtering animals. So, pag may pinanganak tayo, alam mo, lalaki, dalawa yung slaughter natin to offer to Allah, pagkasalamat, kasi binigyan tayo ng anak. Pero it is not same as birthday, no? Yeah. Mas magkakaiba yung dapat na yung birthday. So, okay. Meron kang katanong? Guru, sir, last na lang na mensahe niyo po sa mga kasamahan po natin na hindi pa lubos nakakaintindi sa mission and vision ng napakaganda na itong gawain ito. I urge everybody to support this kind of program, sapagkat ito yung nag-aalis ng barrier between Muslim and non-Muslim. We call it, we will build bridges. Imbis na maglagay tayo ng wall, we build bridges. And ngayon, meron tayong in-invite ng mga non-Muslim. I hope nakaintindi sila kahit papano. At may nagsyahada, may nag-Muslim na isa. So, it's a great thing, no? So, I urge to supportahan ito, especially ng mga authorities. Supportahan ito kasi we want to build bridges between non-Muslims. At yun ang pinaka, isa sa malaking responsibility natin bilang mga Muslim. Okay, maraming salamat po, Ustad, sa pagbibigay oras po sa aming mga media. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.